Kahapon, nag-file po ng Certificate of Candidacy ito pong host comedian na si Willie Revillame. Pero alam naman po natin ang loyalty nito, mga tol, kung nakanino eh, sa mga Duterte. Sabi niya nga, kung mapag-utusan siya ng mga Duterte tumakbo sa pagkasenador, gagawin niya eh. Pero parang ganun talaga yung nangyari ah. Kasi nung mga nakaraang panahon, sabi nga dito sa interview na ito, tinanong siya ng isang host, sinabi niya na hindi siya tatakbo. What happened? Bakit siya tumakbo? Ang dahilan niya, kawawa daw po ang mga Pilipino. Nag-aaway-away daw sa Senado, sa Kongreso, at napapabayaan daw po ang mga kababayan nating Pilipino. Kailangan daw po ng tulong ng ating mga kababayang Pilipino. Kaya kailangan daw siyang maging senador. O, balikan muna natin, by the way, yung kanyang 2 minutong talumpati kahapon diyan po sa Manila Hotel, kung saan siya po ay nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy. Ito po. 2 minutes, siguro. Yeah. Lahat, the sun, Visayas, Mindanao, at saan masulok ng mundo. Una sa lahat, ako po si Wilfredo Bendiga Revillame, yun ang tunay kong pangalan. Pero kilala niyo naman ako sa pangalang Willie Revillame. At ako pa ay 64 years old. Siguro hindi na ako kailangan mag-explain, hindi na ako kailangan magpakilala sa inyo. For 21 years, meron akong daily show, tanghali, hapon, gabi. So, kumbaga, naging parte na ako ng buhay ng mga Pilipino, lalo-lalo na po yung mga nanay, tatay, lolo, lola, yung household. Yun lang ako. At nandito ako ngayon. In fact, meron akong live show ngayon, nagpaalam mo na ako. Ang alam ko, naka-feed kami ngayon sa TV5, naka-feed ho kami ngayon sa show at yung mga nanonood ngayon doon, nagpaalam muna ako. Sigurado, nagsisigawan ngayon doon yun at wala ako, walang kantahan, walang sayawan, walang hepeperay muna, walang putukan at walang will of fortune. Pero may mas malaking hangarin at may mas malaking plano para sa bawat Pilipino. Okay, at 2 minutes, siguro maganda makatanong na lang para ma... Ay, nako. Sana mawala na sa kultura natin na porkit natulong ang tao, gusto na kagad natin maging politiko. Mali yun, mga tol, eh. Sa totoo lang. Kasi pwede namang tumulong ang isang tao nang hindi siya politiko. Partikular dito po sa pagiging senador. Sa pangalan-pangalang ng kanilang branch ng gobyerno, ng ating branch of the government na yan, legislative eh, mambabatas. Dapat gagawa ka ng batas. Hindi, basically, tutulong ka lamang. Kung ang pagtulong sa tao, ang gagawin nating pamantayan sa mga politiko, asahan ninyo, hindi po aasenso ang Pilipinas at mga Pilipino. Yan kasi yung dahilan nitong si Willie Revillame kung bakit siya kumandidato sa pagkasenador. Tutulong daw po siya sa taong bayan. Pakinggan po natin at reaksyonan ang interview na ito sa kanya. Few months ago, tinanong namin kayo kung kayo ba itatakbo for politics. Ang sabi ninyo sa amin, we ask you twice, sabi nyo, hindi. No politics, nasa kontrata nyo yun with TV5 for 3 years, you will not run. Ano po nangyari? Paalam ko kay MVP. You have my support. Go. Yeah, yun lang yun. But what changed your mind? Because nalala ko po sinabi nyo nung panahon na yon na, naku, magulo sa politika, nag-aaway-away mga tao, ayaw nyo makigulo doon, pwede na kayo dito kasi nakakatulong kayo sa programa ninyo, sa araw-araw na trabaho ninyo. Bakit po? Ano, kasi doon sa studio ng Will to Win, it's only about 600 people. Every day. So natutulungan mo, hindi mo lahat natutulungan yung 600. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga tol. Kapag ka ang pamantayan natin sa pagboto ay nakakatulong sa tao, hindi tayo aasenso. Tandaan niyo po yung sinasabi ko na yan. Bakit? Kasi hindi naman pagtulong lang dapat ang gawin nating pamantayan. Ako, kung bakit ko iboboto itong mga nakikita ninyo sa ilalim ng aking screen, maaaring against po kayo sa mga pangalan na yan. Pero meron po akong kadahilanan kung bakit sila iboboto. Hindi po dahil sila'y tumutulong lamang sa taong bayan. Una,
si Secretary Benhur Abalos. Sapat ang kanyang kaalaman, karanasan, malasakit sa kanyang personalidad, isang mabuting ama, asawa, anak, makadiyos. Sapat na pamantayan para sa akin upang iboto ko siya. Pangalawa, si Erwin Tulfo. Maaaring against kayo sa akin. Pero nakita ko naman ang kanyang pamumuno bilang kalihim ng Department of Social Welfare and Development. At sa kanyang pamumuno dito, talagang naging maganda ang pamamalakad. May mga eksena na hindi umaayon paminsan-minsan, katulad dun sa pamimigay, nagkaroon ng kaguluhan. Pero hindi naman yung basta-basta kasalanan lamang ni Secretary Erwin Tulfo that time. Ang huli, tinitingnan ko kasi kung ano yung tunay na malasakit ng tao para sa pagtulong sa bayan. Questionable ba ang kanyang citizenship? Tapos na yon. Kung sakali mang merong ko-question, tingnan natin sa hinaharap kung siya'y madidiskwalifika. Siya naman ay kwalifikado. Hindi lang dahil sa tumutulong si Erwin Tulfo, kung hindi para sa akin, sapat yung kanyang karanasan, malasakit para sa publiko. Kung siya man ay nagkamali sa buhay, hindi po yun sapat na basihan sa akin para hindi ko siya patawarin sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kung naging babaero si Erwin Tulfo, which is yun ang binobrought out ng ilang mga kritiko niya, hindi pa naman huli ang lahat para yung mga pagkukulang na yun maituwid niya. And after all, meron bang nagreklamo sa kanyang mga anak? Meron bang nagreklamo sa kanyang mga asawa o sa kanyang mga naanakan? Kung wala, ibig sabihin lamang, negatibo yung pagiging babaero at hindi natin tinotolerate yan. Pero tingin ko, naging mabuti siyang ama para sa kanyang mga anak. At magagawa niya rin yon sa sambayan ng Pilipino, sa aking paniniwala. Si Bong Revilla, bakit ko siya iboboto? Sabi niyo, artista lang. Pero sa mga artista sa Senado, isa siya sa pinakamaraming naisabatas sa kanyang naging karanasan sa Senado. Kailangan pa ba nating isa-isahin yan? Sa ibang pagkakataon, iisa-isahin natin yan. Pero kayong mga senior citizen, dapat alam po ninyo na ang isa sa mga benepisyong nakukuha ninyo, yung mga indigent senior citizen, isa sa mga author dito, si Bong Revilla. Sa mga kawani ng ating Department of Education, ang principal author nitong huling batas na pinirmahan ng ating Pangulo para sa welfare ng ating mga guro, si Bong Revilla. Sa safety ng mga rider, partikular ang pagsuot ng helmet, sino ang principal author? Si Bong Revilla. At marami pang mga batas na pwede natin banggitin sa mga susunod na pagkakataon. Si Ariel Kerwin, which is, admittedly speaking, talagang hindi yata mananalo. Pero ganun pa man, iboboto ko siya. Kasi naniniwala ko na si Ariel Kerwin is a man of integrity and courage. Talagang he has served itong ating bansa at ating mga kababayang Pilipino ng taos puso at even ibigay ang kanyang buhay. Kaya nga siya, Medal of Valor recipient. Nakikita ko kung sakaling magiging senador si Ariel Kerwin, which parang malabong mangyari, but I am hoping may magagawa siya para sa bansa at para sa mga Pilipino. Ito ang maaaring pinakaayaw ninyo sa lahat, si Manny Pacquiao. Kasi maraming ayaw kay Manny Pacquiao, lalo mga loyalista, dahil masakit naman talaga yung tinuran niya sa dating unang ginang na ipakukulong niya. Tapos sinabihan niya pa si Pangulong Bongbong Marcos during nung presidential election noong 2022 na may bahid ng korupsyon. Pero ganito lang naman ang pamantayan ko dyan eh. Kung tinanggap siya ni Pangulong Bongbong Marcos, although hindi naman siya ini-endorso talaga, kasi consensus ito ng limang partido, yung Alyansa para sa Bagong Pilipinas, limang partido ang bumubuo dyan. Kung si Pangulong Bongbong Marcos natanggap siya, hindi nagtanim ng sama ng loob sa kanya, sa mga tinuran niya, how much more ako na hindi naman ako kamag-anak nung tinuran ng tao? Dapat hindi ako magtanim ng sama ng loob sa bagay na yon. After all, election, dalawang uri lang naman yan. Mangangampanya ka
o hindi ka mangangampanya, negatibo pangangampanya mo o positibo pangangampanya mo, pinili ni Manny Pacquiao na maging negatibo at siraan ang mga kalaban niya sa politika. Parte yon ng halalan. Kaya after ng halalan, tapos na yon. Nakita naman natin ang suporta niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit ito talaga ang pinakamalaking pamantayan ko kay Manny Pacquiao. Kung bakit hindi ko siya bakit iboboto ko siya. Naniniwala akong hindi corrupt si Manny Pacquiao. Sa lahat ng mga kumakandidato sa pagka-senador, masasabi ko na isa si Manny Pacquiao na hindi corrupt. Siya lamang ang natatanging kandidato eh. Sa totoo lang, nalugi sa eleksyon. Siya lang. At hindi niya binabawi ang kanyang nalulugi sa eleksyon sa pamamagitan ng pagkakahalal bilang politiko. Walang corruption issue kay Manny Pacquiao. At kung sa mga nakalipas na panahon, pala-absent siya sa Senado, eh tingin ko naman compensated yon ng karangalan na ibinigay niya sa ating bansa bilang isang manlalaro sa boxing. Tingin ko naman, dahil nga tapos na ang kanyang karera sa boxing, mas magagampanan niya ngayon yung pagiging mambabatas ng kumpleto rekado na. May karanasan, may pinag-aralan. Huwag niyo natin mamaliitin si Manny Pacquiao, mga tol. Ha? Siya po ay nakatapos na ng pag-aaral. At higit sa lahat, katulad ng binanggit ko, hindi corrupt. Kaya so far, lima pa lamang yung napipili ko. At itong si Willie Revilla, mabalik ko lamang sa ating pinag-uusapan. Hindi ko po ito iboboto. Hindi kasi sapat na basihan sa akin ang tumutulong. Si Manny Pacquiao tumutulong sa tao. Pero hindi yun ang basihan ko kung bakit ko siya iboboto. Ito si Willie Revilla, pinagmamalaki niya, tumutulong siya sa tao. Kaya dapat siyang iboto. Hindi nga dapat niya pinagmamalakihan. Kasi yung pagtulong niya sa tao, ang kapalit nun ay kayamanan. Saan ba siya nagsimula sa pagiging host, pagiging komedyante? Nung naging host siya, particular sa ABS-CBN, talagang doon siya yumaman ng todo. Kasi bakit? Tumutulong sila sa tao eh. Nakakatulong sa halagang 10,000, 100,000 piso, ang kapalit naman ng pagtulong na yun, milyong-milyong mula sa mga sponsor nila. Dito, sa pagiging politiko, tutulong ka sa tao. Ano kapalit? Kikita ka ba doon? Di ko alam. Pero ang pinaka nakikita ko kasi dito, takip silim na ang kasikatan itong si Willie Revilla. Pansinin ninyo, halos lahat ng mga programa nitong si Willie Revilla ay hindi na kumikita, hindi nagtatagal sa ere. Nalulugi sa madaling salita. Kaya ngayon, papasok sa politika para isurvive ang kanyang sarili, ganun ba yon? Tapos, in the guise, natutulong ka sa tao? Ngayon. So, yung budget mo sa tulong, limited. And then, nung nakita ko yung awayan ng awayan sa Congress, awayan ng awayan sa Senado, sabi ko, kawawa ang mga Pilipino. Ito yung mga taong binoto, ito yung mga taong pinagkakatiwalaan. Pero nakakalimutan yung mga kawawang kababayan natin. So I thought, baka makatulong ako kahit paano. At siguro makikipag-away ako sa Senado kahit kanina para sa mahirap. Kailan niyo po napag-desisyonan with finality na? Mali nga yun eh. Hindi kayo dapat makipag-away sa isa't isa eh. Argumento lamang dapat eh. Diba? Mali yun. Ito, mga salita ito ng panghihikayat para iboto kay. Pero tingin nyo magagawa niya yun? Tingin nyo magagawa niya makipag-away para sa mahirap? Ewan ko lamang. Sige, game na nga. Kasi buzzer beater po kayo dun sa so, fight game. Yung totoo, syempre. You know the truth? Yes. Kanina lang. Mm-hmm. Hanggang nandun ako sa may Rizal Hotel, I'll be honest, napaiyak pa ako. Talagang papaurong na ako eh. Mm. Pero yung mga kumusap sa akin, siyempre, ito na yung chance. Kala ko ba gusto mong tumulong sa mahirap? Half-hearted pa rin ako eh. So, walang isang tao na nag-ujok sa'yo na, uy, sige na. Kung ako lang nagtatanong dito kay Willie Revilla,
Simple lang yung itatanong ko eh. Paano ka makakatulong sa mahirap? Mambabatas ka, di ba? Anong batas ang ipapanukala mo na particular na tutulong sa mga mahirap? Dapat ngayon pa lang, nakaset na sa isipan nyo kung ganun talaga gusto nyo mangyari. Anyway, hindi ko pa napapanood ng buo itong interview na ito. Baka naman maitanong at nasagot niya naman. Sige, tuloy lang muna natin makinig. Marami akong mga nakakausap. Mm-hmm. In fact, ayoko lang banggitin yung mga pangalan. Marami mga... Saka this is not the first time eh, na, di ba, nabalitaan na posible daw na may kumausap sa'yo. Naamin nyo na rin before eh. So, kumbaga hindi to first time. Pero ang nakakagulat eh, first... Ako, ang naniniwala ko dito, may nakausap talaga ito. Ano? Tingin ko mga Duterte. Pero bakit naman hindi siya sumama sa PDP laban? Ano? On the other hand, independent candidate ang kanyang posisyon sa pagkandidato bilang senador. Pero malakas talaga pakiramdam ko eh na ito'y hinimok ng mga maka-Duterte o ng mga Duterte para kumandidato. Para yung kasikatan niya, eh baka sakaling makatulong sa mga kandidato ng PDP. Makikita natin yan sa mga susunod na panahon. Kung bilang isang independent candidate, kung ito'y sasama sa mga campaign sortie ng PDP laban. Pag nang ganun ang nangyari, ibig sabihin, sinasabi niya lamang na independent siya, pero ang katotohanan, kapanalig talaga siya ng PDP. Time niyo talaga nag-file? Yeah, kasi ito siguro yung time para mag-file. Kasi nga, nalulungkot nga ako pag napapanood namin yung nag-aaway. Kasi during the campaign, ang mabait nila. Nagmamahalan, nagkakaisa. Pero hindi po ba parte talaga ng politika yun? Kailangan talaga mag-debate, mag-balitaktakan? Hindi, yung break up? Excuse me? Yung sabi mo na nagbabangayan, nag-aaway. Ang tinutukoy mo ba yung break up? Kailangan ba ipakita sa TV yung nagbabangayan? Pwede naman siguro kaya meron silang executive session, di ba? Kailangan ba ipakita sa mahirap? Matawa ako dun! Ang lakas ng tawa ko talaga doon, mga tol. Wala lang akong lap track eh. Kaya ako na lang ang tumatawa. Ay, nako. Natatawa ako in doon sa nadinig ko. Napatingin sa akin si Ian. Ang lakas ng tawa ko eh. Bakit ako natawa, mga tol? Sabi, tungkol sa bangayan, hindi daw kailangan ipakita sa TV. Pwede naman daw sa executive session. Willie, alam mo ba yung sinasabi mo? Alam mo ba trabaho mo kung sakasakaling maging senador ka? Nang teking na yan. Pagka may bangayan sa executive session? Hindi ko na ipapaliwanag, Willie, pero sana alamin mo kung ano ang purpose, bakit may executive session, hindi para sa bangayan. Ang hirap na lang buhay na mahirap. Ang siya pa makikita mo, magulo. Ay, paano mo tutulungan yung mahirap na maging maayos yung kanilang buhay? But well, sabi nga ni Vic Soto, you can help people without being a politician, right? Without holding public office. Because na show nyo, you're already yan, helping diba? People, right? So, kaya nga sinasabi natin mga tol, hindi dapat natin gawing basihan. Sana nakikiusap po ako sa mga manonood po natin. Huwag po tayong boboto sa isang politiko dahil tumutulong lamang ito sa tao. May mga vlogger ngayon, tumakandidato. Yung Rosmar ba yun? Ang pamantayan niya, ganun din. Kasi tumutulong siya sa tao. Huwag ganun. Alam niyo yung pagtulong sa tao, kasunod dyan eh, kung maayos yung politiko. Halimbawa, si Juan de la Cruz, kumandidato sa pagkasenador, kwalipikado, alam natin na ang kanya mga layunin ay lumika ng mga batas na halimbawa, lahat ng mga senior citizen, regardless sa inyong status sa buhay, ay dapat nabibigyan ng pansin ng ating gobyerno. Kasi sa ngayon, indigent senior citizen pa lamang eh. Ang meron talagang pansin eh. Eh yung mga nakaka-receive ng pensyon ng SSS, di ba wala naman kayong pensyon mula sa gobyerno? Bakit ganun? Dapat pantay-pantay. Dapat gawa ng paraan ng ating mga mambabatas
nasama o magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa bagay na yun. After all, lahat naman tayo nagbabayad ng buwis. Hindi lamang dapat puro mahihirap ang tinutulungan. Dapat pati yung mga nasa middle sector binibigyan din ng pansin sa pamamagitan ng institutionalisasyon ng ating gobyerno. Ibig sabihin, may batas na nagdidikta. Hindi lamang kung sino yung nakaupo, pwedeng masunod kasi yun ang gusto ng nakaupo. Kung mayroong batas, kahit sinong maupo, may tutulong kasi batas ang nagsasabi. Oh. Yun yung mga bagay na pwede nating sabihin na maganda ang layunin ng kumakandidato na ito, makatulong. Pero sa pamamagitan ng batas na kanyang isasagawa. Hindi yung ganito sasabihin mo, tutulong kasi ako sa taong bayan kaya dapat iboto niyo ako. Wag. Tayo na ngayon na mag-decide yan, mga tol. Wag tayong boboto ng mga kandidato dahil tutulong lamang ito sa taong bayan. Ang tanong doon at the heart of it is ano po yung motivation mo apart from wanting to help? Because all of these people in office right now, nung nagka-campaign sila, yun din naman sinabi nila eh, na you want to help the masses, you know, make food prices more affordable, etc., etc. Mm-hmm. Pero ending, nag-aaway nga, like you said. So for you, ano talaga yung main motivation mo? What's in it for you? It's about poverty. Pagiging ahirapan. Mm-hmm. Kasi 21 years na ako nagde-daily show. Mm-hmm. From ABS-CBN na Wawawi. From TV5 na Willing Willing. And the Willing Time Big Time. Nag-GMA ako na 7 years na Wawawi. I'm back here. So lahat ng binubulong sa akin ng mahirap, gamot. Mm-hmm. Pang paaral ng anak ko. Pang pa-opera ng asawa ko nakahiga. It's more about yung kabuhayan. Mm-hmm. Eh kung makakapanood tayo ng puro away sa Senado at sa Congress, tapos away na naman. Tinatanong ka na nga ng pagkakataon mo na nga itong i-showcase eh, yung sarili mo, Willie Revillame eh. Tinatanong ka, sumagot ka, kahirapan. Good point. Isa sa mga problema sa ating lipunan ang kahirapan. Pero sa paanong kaparaanan, Willie Revillame eh. Madaling magsabi na tutulong ka sa mga mahirap eh. Sa paanong kaparaanan? Sa paanong panukalang batas mo magagawa yan na ang kahirapan sa ating bansa ay matutulungan mo yung ating mga kababayan. Hindi, tapos babalik ka na naman dito. Ito, malinaw lamang dito mga tol. Ha? Again, wag niyo ako ma-misinterpret dito kung bakit natin tinatalakay ngayon ito. Hindi para i-criticize itong si Willie Revillame. Wala akong pakialam sa kanya kung tutuusin eh. Kaya ako totoo tinatalakay kasi baka meron tayong mga manunood na nadadala sa kabaitan ni Willie Revillame na dahil siya'y tumutulong sa tao, kaya iboboto nila. Hindi ko kayo dinidiktahan. Ipinapaliwanag ko lamang sa inyo na sana wag po natin gawing pamantayan ang pagtulong sa tao para iboto natin ang isang politiko. Tingnan nyo ang katangian ng mga taong ating iboboto. At hindi ko kayo kukontrahin sa mga bagay na yan. Kung ayaw ninyo kay Erwin Tulfo, for example, kay Manny Pacquiao, kay Bong Revilla, kay Benor Abalos, kay Ariel Kerwin, hindi tayo magtatalo dyan. Walang problema. Kung gusto nyo si Willie Revillame, wala rin naman problema. Hindi tayo magtatalo. Pero ngayon, bakit ko sinasabi? Kasi yung kagustuhan na yan, baka sakaling mahikayat ko kayo, na ang maging pamantayan ninyo, hindi lamang pagtulong sa tao. Sana higit sa lahat ang maging pamantayan natin kung ano ba talagang magagawa ng tao sa hinaharap, base sa karanasan, base sa kakayahan, base sa kaalaman, base sa personalidad. Anyway, kayo ang uhusga mga tola. 180 plus ang kumakandidato sa pagkasenador ngayon. Probably mga more than 60 lamang ang matatanggap diyan para maging kwalipikadong kandidato sa pagkasenador. Maraming madedeklara diyan bilang nuisance candidate. At sa 60 plus kung sakasakali na kandidato sa pagkasenador, pumili po kayo ng ayon po sa inyong konsensya. Hindi dahil sinabi nino o kung sino man. Hindi dahil sinasabi ko na ganito. Ako, ipinopost ko lamang ang pangalan ng mga iboboto ko to persuade para makapanghikayat ako. But it doesn't mean na ako'y mandidikta sa aking mga manunood. May mga nagtatanong nga sa akin sa GC natin.
Tapuan, bigyan mo kami ng listahan ng ating iboboto. Sabi ko sa kanila, pumili po tayo ng sarili po nating pili. Sagrado po ang ating boto. Kung ano po yung gusto natin, yun ang dapat masunod. Ako ay maghahayag lamang ng mga kandidato ko at gawin yung pamantayan kung gusto nyo nila, kung gusto nyo sila, di iboto ninyo, kung ayaw ninyo, huwag tayo mag-away. Hindi tayo dapat nagtatalo sa bagay na yan. Sa kahigit sa lahat, mga tol, pag tayo po'y sumusuporta sa ating Pangulo, I am hoping na yung kanyang kagustuhan, huwag po nating siraan. For example, si Secretary Benor Abalos, narinig naman natin sinabi ng Pangulo, gawin nating senador. Bilang PBBM supporter, hindi ko sisiraan si Secretary Benor Abalos. Kahit, for example, kunyari, di ko siya iboboto. Kasi pagtalima yun kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Ayoko kay Secretary Benor Abalos. For example lamang ha, pero gusto ko siya talaga. O kung kunyari, ayoko sa kanya. Dahil sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na gawin natin siyang senador, hindi ko siya sisiraan. Gagawin ko na lamang, ipopromote ko yung ibang kandidato na gusto ko. But not to the extent na sisiraan ko yung gusto ng Pangulo. Pero hindi ganun ang sitwasyon ko, mga tol. Sapagkat alam nyo naman, sa una pa lamang, hindi pa man nagpapakita ng intensyon sa pagtakbo sa pagkasenador, itong si Benhur Abalos, isinusulong ko na na siya'y tumakbo sa pagkasenador. Unfortunately, kakaunti lamang yun. Early this year, ginawa ko po itong Benhur Abalos for senator. Wala pa sa hinagap ng tao na siya'y tatakbo sa pagkasenador. Pinapangarap ko nang maging senador siya. Kaso lang, 470 members pa lamang ang grupo na ito. Kaya sa ngayon, talagang nakikita ko mahina pa sa harapan ng publiko si Secretary Benhur Abalos. At sa tulong natin, lalakas siya. Kaya kung kayo'y sumusuporta sa kanya, paingayin po natin ang pangalang Benhur Abalos. Mag-hashtag Benhur Abalos po tayo sa lahat ng pagkakataon kung saan isinusulong po natin ang ating politikal na kagustuhan sa mga darating na panahon, particular sa mga senador. And going back, dito po kay Willie Revillame. Again, yung sinasabi niya, pagtulong sa tao, huwag natin gawing pamantayan yon para iboto natin ng isang tao. Ito mga kawawang nilalang na to, na hindi na natin iniisip eh. Personal na eh. It's about personal thing. Pag nag-aaway kayo eh. Mm-hmm. So, paano itong mga taong to? Yung bang pag-aaway niyo, natutulungan ba itong mga to? Mm. Ilang presidente na'y dumaan? Ilang senador na'y dumaan? Ilang congressman na, congresswoman na'y dumaan? Di ko mawari bakit napo-focus yung kanyang pagsasalita sa pag-aaway. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon nag-aaway. Very rare occasion nga yung nangyari na yun, nag-aaway yung mga senador. Ilang beses ba natin nakita? Hindi pa natin mabibilang sa 10 na mga daliri. Nagtalo si Mig Subiri at saka si Bong Revilla. Isa. Nagtalo si Alan Peter Cayetano at saka si Mig Subiri pala ulit. Dalawa. Parang palaaway si Mig Subiri. Hindi, nagbibiro lang ako. Ha? Ibig sabihin mga tol, yung mga pagtatalo na yon, hindi naman pag-aaway talaga. Pero bakit napo-focus doon si Willie Revillame? Eh? Tapos palalabasin niya na yung pag-aaway na yan hindi nakakatulong sa taong bayan. Actually, nakakatulong pa nga from time to time eh. O bakit? Kasi, katulad sa Taguig, ako hindi ako makakayatano, pero may punto si Alan Peter Cayetano doon. Darating ang halalan, tapos yung isang distrito na bago dyan sa Taguig, hindi makakaboto ng kanilang kongresista dahil wala pang batas para doon. Kaya may punto na dapat unahin nyo ng Senado. Hindi lang nagkaunawaan si Mig Subiri sa bagay na yon at saka si Alan Peter Cayetano. Kaya nagkaroon ng ganong issue. Oh. Pero sa huli, Willie Revillame, eh, taong bayan ang makikinabang doon kung bakit nagtalo yung dalawa. Nabago ba ang buhay na mahirap? Do you realize though that mas makakatulong ka as a private citizen because once you're in Senate or Congress, voting system yan eh. Yes. Sometimes you may want to push forward certain bills, certain laws, pero mahirap kasi... Mas malaki ang pera mo sa gobyerno. Mas malaki ang budget mo. Pero consensus... Imagine mo, parang senyales na yun.
Willie Revillame, eh. Anong ibig sabihin mo doon sa mas malaki ang pera mo sa gobyerno? Ah, Willie Revillame, eh. Bakit mo nasasabi yon bilang senador? Kung sakasakali. Eh, ang pagiging senador, actually, hindi nga dapat ganun kalaki ang pondo. Bakit mo sinasabi ngayon yan na mas malaki ang pera sa gobyerno? Pera-pera lang ba talaga? Sa tingin mo ba, Willie Revillame, kung sakasakaling ang opisina mo, kung sakaling maging senador ka, bigyan ka ng pondong 200 million pesos per year, for example lamang, lahat ba yon maitutulong mo sa tao? Baka hindi mo alam ang trabaho ng senador, Willie Revillame. Mag-aral ka muna siguro. Ano? Total, sabi mo noon, hindi mo alam ang trabaho, kaya hindi ka tatakbo. Tapos eto ka ngayon, tatakbo ka na. Dapat inuna mo muna yung pag-aaral tungkol sa trabaho nila bago ka tumakbo. Para yung mga ganito, hindi mag-i-speculate ang tao. Anyway, baka lumabas na sinisiraan ko si Willie Revillame, hindi ko intention yon. Ha? Wala akong pakialam sa buhay niya, wala akong pakialam sa pagkatao niya, pero ang pakialam ko, sana kaunti lang ang mga Pilipinong boboto dito. Dahil pag nanalo ito, ano na naman ang makikita natin sa Senado? Kayo na bahala, mga tol. Maraming salamat sa inyo. Again, hindi ko iboboto si Willie Revillame. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now, mga tol.